Mayayang pagkikita muli mga kaibigan, shout out sa ating lahat, sa ating mga kaibigan dyan. Ulit tayo muna nakatayo sa ating bahay kubo. At welcome back sa ating channel, ang Astig Bahay Kubo TV. Okay, ngayong araw po na to, tayo po ay may pupuntahan. At ito po ay talagang kailangan gawin. Yung alam niyo ho yung waste ng baka, kalabaw or dumi sa Tagalog. Yan. Yan ho ang isa sa mga natural na pataba ng isang halaman. Kukuha po tayo ngayon sa ating sa aking tiyuhing doon sa luba. Dati siyang may bakahan, so mayroon siyang koral na pwede natin pagkuhanan ng mga pataba na sinasabi natin na waste ng baka o kalabaw. Nakita niyo po ang ating gamit. Nandito po sila ang paglalagyan natin ng pala, sako, at konting balde. At dito natin sasakay sa tricycle. Tricycle na service natin. Na magagamit natin araw-araw. Yan. Yan po tayo lalabas. Yan. Muli po. At ito, kasama ko naman po muli ang batikang kong guropok na assistant na si Waki. Yan. Lagi kong kasama yan. Yan, aking binata. Yan. Yan po. Dito ho, makikita nyo, lalagyan natin sila ng pataba. Inaayos ko po yan. At yan po natin datanin yung ating mumunting kalamansi at papaya para makataba. So, kailangan po natin makakuha muna ng pataba. So, magkita-kita po tayo doon mamaya at patuloy ako sa kayong i-update. At ingat po tayong lahat. Okay? Magandang araw. Muli, dito na po tayo sa ating pinuntahan. Ayan, parating lang po natin para manghingi po tayo ng pataba na waste ng baka. Ayan. Ayan. Tayo. Oh, magandang umaga ako, lalaki ng aso. Peace tayo, peace. Ha? Peace. Oh. Tahol pa lang, napakalaki na. Magandang umaga. Sorry, sensya na po, maingay kami, maingay lang po kami ng pataba. Ayan, dito marami din pong halaman, kasi yung mga tao dito, nagtatanim din naman. Ayan, may lulan din siya. Galing, ibuka na yung kanyang patola. Ayan, nakasako lang ho kasi walang lugar. Ayan, tamatis na rin, sili. Ayan, marami talagang pwedeng itanim sa lupa. Ayan, kalabasa, naanihan na yan. Ayan, doon kami manghihingi ng pataba. Ayan, sa likod doon na waste ng baka. Halika na, Waki. Pala na tayo. Bye, sana nga. Dito sa likuran nila. Ito pong mga nakikita nyo, yung luwang ho na yan. Hindi ho akin yan. Nangapit bahay lang ho ako. Tao po. Itanim din sila. Sige po, at kami ho ay mangunguha muna. Kita ho tayo muli, maya-maya. Welcome again sa muling pagbabalik. Ayan po. Hirap na hirap ang aking assistant na siguro po Waki. Nakakuha na po kami ng waste ng kalabaw at baka. Ayan. Sampa na siya ngayon. Bisa po niya ng mga pataba sa halaman. Natural fertilizer. Ano tawag doon? Sa
sa mga tanim na hindi ginamitan ng chemical. Ha? Laki ng araw. Laro siyang alam sa pananim. Nako, kamote. So, yan, malaking bagay ho yan kung mayahalo natin sa mismong pananim. At organic, yan. Palalabasan ng ating pananim ay organic, hindi ho natin gagamitan ng fertilizer na chemical. Nagamitan sila ng mga nagamitan natin sila ng natural organic fertilizer. So organic siya. Wala siyang chemical. So pag kinain natin yung ating gulay ay masasabi natin napaka-healthy, natural. Yan, ano sila o tumo buhangin ba yan o lupa? O pataba o lupa. Ah, lupa. Ayan, panambak. Ayan, panambak. Matabang lupa. Ayan, ayan o. Tama, mataba rin to. Labasa. Basta naman o ang isang halaman ay nasa lupa. Lalo kung mataba yung lupa na sinauna ay masasabi nating lalaki at lalo na siya. Ayan, puro putik niya ang service. So papanik tayo tapos ihalo natin yan sa tananim natin. Yan po yung bypass. Yan. Kami sa bypass ng Malaktas. Yan. Ito yung daan papunta sa San Rafael University. Yan. Sementado na yan. Pero katulad na nabanggit ko, lahat ng nakikita nyo na yan. Yan. Pati yung bahay ni British, hindi ho sa akin yan, ha? Nakikiraan lang ho kami. So, sa muling pagkikita, shout out sa ating mga kaibigan. Pa-update ko po kayo. Pa-update ko po kayo. Okay. Maligayang pagkikita muli. Shout out po sa lahat ng ating mga kaibigan. At nandito tayo muli nakatayo sa ating munting bahay kubo. Ayan. Sa mga darating na araw, itutur ko kayo sa loob niyan. At makikita nyo ang isang bagong lumang modelong bahay kubo. Yan. Welcome po muli sa ating channel, ang Bahay Kubo, Astig Bahay Kubo TV. Yan. Makikita nyo rin po ang loob niyan. Pagganda ho ng panahon, dadaling ko kayo sa loob para makita nyo po. At kagaya ho ng lagi kong nababanggit, maganda, maliwalas kasi po bagong ulan. So, tuwan-tuwa na naman ho ang ating mga pananim. Yung kinuha po natin kanina na natural fertilizer, yung sinasabi ko sa inyong waste ng baka o ng kalabaw na isang masasabi nating magandang pataba sa mga halaman na hindi na natin kailangan ng chemical fertilizer. So, ang ating pananim ay magiging organic o natural lamang. Kaya ho, napakatamis ang magiging munga nito at napakasarap. Talaga ho namang ulit-ulitin nyo ang pagluluto ng mga gulay na galing sa natural at organic procedure. Yan. Yan po. At yun nga lang po, sa sobrang lakas ng ulan, ako po ay nag-alala rin kanina dahil nakatayo po ako rito, hindi ko mapigil ang tubig dahil yan po ang isa sa mga maaaring ikabahala ng isang farmer o magsasaka. Yun ho kasing tubig pagka ang halaman ay medyo malakas ang dating ng tubig, yan po ang sisira sa kanila. So ako po ay andito nakatayo, kaya lang ako kumikidlat, ako ay medyo natatakot at baka ako biglang kunin ng yung kidlat ako'y sumilong pero hindi ko nagawa ko naman hong gawa ng kanal yung malakas na agos ng tubig. Buti naman po yung aking halamanan ay pababa. Ayan. Pababa siya, so ang tubig pwede mong gawan talaga ng isang linyada o agusan papunta sa baba. Ayan. Pababa ho ang aking farm. Mula po doon, ayan, dito po siya ginawa. Ayan po yung mga punla ko. Nag-improvise ako ng mga taniman. Ayan.
mga kwan ho yan, kalamansi, yung siling gold na mahal na labuyo, yan po sila lahat, mga pantanim po yan. Yan po yung aking okra. Dito po dumaan yung agos, yan ho ang kalaban ng tubig, ay ng halaman. Kung ho sila ay nalakas ng agos na sobrang sa tubig, mamamatay din sila. So, yun ho ang kailangan ingatan. Ang aking pechay ay naku, medyo okay pa naman at maayusin ko sila sa mga darating na araw. Kitang-kita nyo po ang bakas ng lakas ng agos. Yan, kinuha ko po sila rin po. Yan. Yan po yung ating sita, mampalaya, talong, nagapang na sila. Yan. Ito po yung aking andamyo. Hindi yung andamyo to, mga kaibigan. Ito po ay improvise lang na ginawa ko rin po. Ito ay may tawag dito, yung balag o gapangan ng sita o palaya. Kasi kailangan nila, meron silang gapangan para hindi kung saan-saan sila pupunta. Kung wala ko kasing gapangan sa lupa lang, eh pag hunamunga, kakainin ng daga o anuman yung insekto na maaaring maabot nila yung bunga. Pag meron ng buko na konti, paplastikan para humaingatan sa mga insekto. Yun po ang procedure ng halaman pagka medyo may buko na o namumunga na. O, yung aking small na maliit na papaya, lumalaki na po, mataba na po siya. Nung kailan lang po pinakita ko sa inyo na maliit lang siya, pero dahil na ilagay sa lupa, yun, bigla ko siya lumaki. Yung aking kangkungan, talbusan, medyo lumago at aking punga nabawasan. Ito na po ngayon ang aking kalabasa. Yan. Buhay pa naman po, hindi naman po sila ganong na-damage kasi nga po yung aking yung design ng lupa ay pababa. Hindi siya yung flat o yung tubig eh umi-stack sa gitna. Yan. Yung ating pakuwanan ay okay pa naman po. Ito po, gumawa po ulit ako ng panibagong bukal na maaari natin taniman. Nag-iisipan ko po kung ilalagay ko po dyan ay kangkungan o yung sili. Ayan po. Marami po kasi sa lupa naman ho, walang problema. Pwede mo sila talagang taniman. Depende sa iyo kung ano ang gusto mo itanim. Ayan. Sana sa maya-maya po ay magdidilim na. At pagdali na po rito, masaya yung aking luya. Buti na lang matibay. Ayan. Yung papago, tinabi ko na kasi babasa. Pero matibay ho yan. Gawa ho yan sa lubid. Kaya ho matibay siya. Sa muling pagkikita, sa likuran po tayo ng ating kubo. Yun. Maraming salamat po. At sana kayong maiinip. At makikita nyo rin ang mga bunga ng aking mga pananim, ating mga pananim. Okay, so para sa ating mga kaibigan, shout out po muli at ingat-ingat at see you po, kita po muli, maraming salamat. Eto po, sa mga oras na to, tayo naman ho ay nakatayo rito sa gitna ng ating halamanan. Dito pa rin po sa Astig Bahay Kubo TV. Yan. Ngayong araw po, meron po tayong pupuntahan at makikita natin na talaga namang pinagpaguran, binigyan ng panahon at tunay nga po kayo ay may inspired o gaganahan o nakakatawa ng puso kapag yung pinagpaguran ay tunay nga kung makikita nyo na nagbunga. Yan. Kaya ho, lalo kang sisipagin kapag ho ganun ang nangyari sa iyong pinagsikapan. Yeah. Nakikita niyo po 'yon, tayo po ay pupuntahan natin 'yan. Mamasyal tayo doon. At hopefully kayo rin po ay matuwa sa ipapakita ko rin po sa inyo. Samahan niyo po ako at patuloy ko kayong i-update regarding sa mga pagtatanim, pag-aalaga. May kaugnayan din po sa Astig Bahay Kubo TV. Tara, samahan nyo.
Ito po, andito na po tayo sa lugar na sinasabi ko sa inyo kanina. At ipapakita ko sa inyo ang kabuuan ng halaman ng ito na talaga namang pinagtsagaan, binigyan din ng panahon. Yan po. Nakikita niyo na po na yan. Nakikita niyo po na yan. Eh hindi ho akin yan. Sa pinsan ko yan. Papakita ko lang po sa inyo na talagang kapag binigyan ng panahon at nagbunga, ay matutuwa ka po. Papakita ko po sa inyo. Una po, yan, kamatis. Yan, eh, kamatis siya. Ang okra, andyan din po. Ganyan po kalago ang kanyang gulayan sa kanyang mumunting bakuran. Yan. Ito rin po yung papayang small na nakatanim sa aking halamanan. Sinasabi ko sa inyo, pag namunga, eh, ganyan lang ako kababa siya. Yan. Ganyan lang ako kalalabasan niya. Ang kanyang talong. Yan. Namunga na rin po at marami na pong naani. Actually, napakarami pong natuwa dito sa halamanan ng aking pinsan. Dahil nung panahong lockdown, ay talaga naman hong hinayaan niyang mabigyan o binibigyan niya yung ating mga mahal na mga kapitbahay na hindi makapunta sa palengke dahil meron pong mga araw at oras lamang pupunta sa palengke. Yan. Namumulaklak na yung kanyang okra. Yan. Meron pong saging siya. Namumula na rin po yung kanyang small na maliit na papaya. Yan. Tapos ito po yung kanyang ampalayahan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Kapag ka nabumuko-muko na, nalagyan na siya ng plastic. Yan po yung sili na, ano ba ito? Hindi po ito yung gold. Ito yung maliit na local lamang. Hindi siya mahal. Pero meron po tayong tanim dyan. Meron po kalabula. Ito po yung another part ng kanyang halamanan. Yan. Ang palaya na naka-plastic ang kanyang buko. Yan. Po. Yung pechayan. Kasalukuyan din po lumalaki. Kasama yan po yan ang mga pechay ko na itinanim. Yan po yung balag na kanyang ginawa para napangan po sa mga kalabasa, ang palaya, sitaw. Meron din po siyang konting maliit na pahingahan doon. At basketball court para ho sa mga bata sa hapon na naglilibang po kasi mga bata ngayon hindi ho makalabas kaya naglibang-libang lang sila rito para hindi mainit. Ito po, papakita ko sa inyo ang napakagandang ampalaya. Yan, lumaki na siya. Yan. Ganda po, di ba? Talaga ho kayo matutuwa kapag ganito ang mga alaga niyong halaman o prutas ay namumunga na. Yan. Ang ganda o, di ba? Yan po, halos nakita natin ang kabuuan at talagang nakakatuwa to. Nakakatuwa ang kanyang mga pananim at maraming bunga. Yan. So hanggang dito na lang muna tayo, mga kaibigan. At patuloy ako kayong i-update sa mga darating na araw. At marami pa po tayong nais na ipakita, ipaalam regarding sa pagtatanim. Okay, so shout out sa ating lahat ng mga kaibigan at ingat po kayong lahat. Stay healthy. Alright, so ingat-ingat palagi sa lahat ng mga oras at panahon. Maraming salamat po.